Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng kinikwestiyong 440,000 metric tons ng asukal na inangkat noong Pebrero. Yan ang inamin ni Agriculture Undersecretary Domingo Panglipan sa... Isipin mo ha, dati naging issue yung angkat-angkat. Sa katunayan, yan nga ang ginawa nilang dahilan para tanggalin yung executive secretary nila na si Rodriguez para sabihin na may problema talaga dyan sa sugar order na in-issue. Tapos, meron silang pakitang tao na hindi naman daw talaga mag-i-import, pero ngayon, panayang import, di ba? Abay, para pala kayong basketball sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas, sa totoo lang, yung basketball natin, wala na. Parang wala na yung mga local, yung mga mukhang kanto boy, wala na. Hindi, naalala ko kasi yan, nung panahon ng Crispa, Toyota, 'di ba, yung Barangay Ginebra, yung mga mukha pa ng mga basketball player natin doon, parang hinulma sa galing sa kanto eh. Hindi naman, wala akong masama ho doon ah. Syempre, alam mo yung mga magagaling na basketball player sa kanto, ngayon hindi na. Yung mga basketball player natin ngayon, lahat iba na eh. May lahi ng iba eh, puro na mga alam mo 'yun. Iba lahi na lahat eh, kakaramihan ng basketball player. Bakit? Ewan ko ba, siguro hindi mabenta yung mga taga dito. Mababagal kumilos, kaya kailangan nila ng import. Eh parang ganun ang Department of Agriculture, puro import eh. Diba? Ano ba ito? Basketball? Oh. Yan ang kita nyo ngayon ha. Ngayon, sinasabi nila, ang issue noon eh, yung import-import. Ngayon, panayang import. Ang nag-utos pa ngayon, walang iba kundi si Marcos. Inamin sa Senado, si Marcos. Sabi ko nga, sige, sabihin na natin na wala namang problema. Yan po ay kanyang, sabihin na natin, kanyang kapangyarihan na mag-utos na mag-import. Ang problema ko dito, yung way. Una, hindi ho wala hong SRA, yung tinatawag na hindi ho dumaan sa SRA, yung Sugar Regulatory Administration. Wala ho, hindi ho dumaan doon. Ibig sabihin, sabi nga nung isang mambabatas, kung hindi na pala kailangan padaanin doon, ano pa yung executive order na kailangan ma-approvean ng SRA pag mag-aangkat? Di ba? Parang ngayon, wala na, shortcut na. Sige na, mag-angkat ka na. Isipin nyo, dati problema ho yan, di ba? Dati, nung panahon ni E.S. Rodriguez, naging problema yan na kasi bakit daw hindi dumaan, ganyan-ganyan, bla bla. Lahat ng issue ginawa nila nung time na yon. Ngayon, wala na. As in, wala. Utusan lang kita, mag-angkat ka, sinabi ko eh. Wala nang ganun, oh, 'di ba? Oh, ito tingnan ninyo ha. Oh, tuloy. Pagdinig kanina ng Senado. Ang depensa ng Malacañang, legal ang importasyon kahit walang sugar order mula sa Sugar Regulatory Administration. Import clearance lamang daw kasi ang kailangan para makalusot sa costo. So, ang kanila pang dinajustify, hindi mo na kailangan ng sugar order mula sa SRA. So, doon pa nga lang questionable na 'yun, 'di ba? Medyo questionable na. Eh ngayon, ginajustify nila na hindi naman na kailangan nun. Bagay na kinagulat ni Senador Lisa Ontiveros. Ba't pa natin sinasabing regulated products kung hindi nila ire-regulate? Diba? Are we just blowing the whole system? Sa totoo lang, dapat buwagin nyo na yung SRA. Kung hindi naman pala dadaan doon, May punto naman talaga si Ontiveros dito. Kung hindi naman pala dadaan sa SRA, ay bakit pa may SRA? Dagdag sahod lang yun sa... Dagdag pasahod lang yun sa atin eh, di ba? Tayo mga Pilipino nagpapasahod sa mga yan eh. Eh kung hindi naman pala kailangan yan, kung pwede naman pala iutos ng presidente ng diretsuhan, ba't may ganyan pa? Oh. Wide open. Lumabas pa sa pagdinig na iniutos din ng Pangulo na gawin ang importasyon sa tulong ng mga piling importer. Ang buong detalye sa report. Oh, ayan pa. Ito talaga matindi dito. Ha? Pili lang yung importer. So, wala nang bidding. Kung sino? Ito. Kakilala natin to. Basta derechuhan na yun, no? As in, hindi, mamili ka na lang dyan sa tatlo na yan. Oh. Although, okay ha?
Linawin natin dito ha. Ha? Hindi naman ang nagdesisyon ng pag-angkat o kung sorry, hindi ang nagdesisyon na sino yung importer eh si Marcos. Okay? Although sinabi niya, mamili ka dito sa tatlong to, ganun. Parang ganito lang eh, parang ganito, ha? Ha? Hindi naman sa ano, ha? Hindi naman sa ano, meron tayong favoritism, ha? Pero mamili ka lang sa Baneteros Brothers kung kanino. Kay Coach Oli, kay Boss Dada o kay Banatbay. So parang hindi mo rin pinapili yung tao, di ba? Para mo sinabi, mamili ka lang dito sa mga piling pagpipilian mo. O, di ba? Ano yung, doon pa lang makikita mo na sandali, anong meron dito? Bakit dito ka lang mamimili? Ayan ni Camille Samonte. Pasalamat, Presidente. Let's do it ourselves muna. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na siyang kalihim din ng... Bukas na bukas, wala ka na. Ba't mo sinabi? Yari ka. Department of Agriculture ang nag-utos na mag-angkat ng asukal. Yan ang iginitidi Undersecretary Domingo Panganiban sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa umano'y illegal na importasyon ng 440,000 metric tons ng asukal noong Pebrero kahit wala pang sugar order. Agad naman pinaklaro ni Senator Risa Hontiveros ang eksaktong utos ng Pangulo kay Panganiban. Sinabi ni Presidente, let's do it ourselves. Tama po ba ito? Hindi sinabi. That's what I heard you say, Mr. Secretary. No, yung sinabi ng Presidente. Ano yung sinabi ni Presidente? Sinabi niya, let's import. Sinabihan din daw siya ni Pangulong Marcos na gawin ang pag-aangkat. Palusot pa eh, no? Yeah? Halata talaga eh. Hindi sinabi ni Presidente, let's do it. Pero sabi lang ng Presidente, let's import. Eh di ganun din yun. Yeah? Walang yung palusot yan. No? Papalusot pa kayo eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Magsalita na lang kayo. Papalusot ka pa eh. Alam mo kung ako talaga senador, yari sa akin itong mga to. Oh, alam. Pero wala ako tayong planong ano, ha, tumakbo. Ha. Pero kung ako senador talaga, yari ho sa akin yung mga ganyan. Yung mga, ay, pinaiikot mo, kinagago mo naman kami. Pareho lang yun eh. Binago mo lang yung wordings eh. Contempt ko ito pag ako ito. Di ba? Sa tulong ng mga piling importer. He said that let's import through selected importers of sugar. Sinabi ni Presidente, let's do it through selected importers. Oh. Oh, yeah. Sabi niya, ano? Mamimili lang? Ang weteng. Dapat sekretary nagpapaliwanag. Naku, yun na nga eh. Kaya nga alam mo, ito yung sinasabi ko eh. Di ba? Yan ang ako sa tingin ko talaga, ha. Sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit hindi nag-appoint si BBM ng secretary ng Department of Agriculture. Bakit? Para ang laging gagawin lang ng mga nasa ilalim ng Department of Agriculture, ituro lang yung presidente. Ako ituro nyo. Eh wala namang power ang kahit sinong senador over the president. Kasi, tima, remember, they are equal in power, supposedly. In our constitution, pantay sila. So, hindi siya pwedeng ipatawag sa Senado. So, yun ang sa tingin kong dahilan kung bakit ayaw maglagay ni Bongbong Marcos ng sekretary ng DA para hindi mapatawag. Kasi kung sekretary yan, wala na. Tawag din dyan, yari yan. Oh, eh, ngayon, siya ang sekretary, ang presidente, di wala. Manigas kayo dyan. Ganun na nga dating nun, manigas kayo dyan. Diba? I-conclude nyo kung gusto nyo i-conclude. Pero hindi raw sinabi ng Pangulo kung sino-sino ang mga importer. Tatlong importer kabilang ang All Asian Counter Trade Incorporation, Sakden Philippines Incorporation at Edison D. Marketing Corporation ang nabigyan ng 440,000 metric tons na alokasyon ng asukal. Naku po, patay tayo dyan. Yan lang. Yan lang ang pwedeng importer. Mamili ka lang dyan. Kaninong kasunduan kaya ang masusunod dyan? Hindi natin alam.